Huwag ka nalang makikialam sa kaso ng Kuya Checo mo, ha? Nanay, bakit po? Di po ba pati na kayo? Ate, kung yung ibang tao nga hinayaan mong tulungan ni Honesto, si Kuya Diego pa kaya? Hindi nyo kasi naiintindihan ang sitwasyon, Eli. Eh, paano ba namin maiintindihan, ate? Ayaw mo naman ipaliwanag sa amin. Nakulong ang Kuya Diego nyo dahil maaaring may kasalanan siya. Hayaan na lang natin na ang bata sa magpa siya sa lahat. Mommy! What did Dad say? Can he help Kuya? Gagawin daw niya ng paraan. Mommy, bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka? May problema na naman ba si Kuya at si Daddy? Leia, kung hindi man matulungan ng Daddy mo si Kuya Diego, ako ang gagawa ng paraan. Ako. Why won't he help Kuya? Ma, tell me the truth! Leia, ano ba? Huwag ka nalang masyadong magtanong. Ayaw kitang madamay dito. I'll talk to Dad. Leia! Dad! Bakit ayaw mong tulungan si Kuya? Yan ba sabi ni Mami mo? Papa, bayaan mo lang ba siya doon tulad ng ginawa mo sa akin dati? Mas mabigat ang kasalanan Kuya mo. At naniniwala kayo sa binibintang sa kanya? Bilang gobernador, wala akong dapat kinikilingan. My God! You won't fight for him para i-protect yung image niyo? Anong klase kayong ama? Hugo! Nangyayari na naman kay Dad. Yun din po ang hinala ko, Mang Limuel, na ang tatay ko ang may gawa nito. Pero kung paano niya po nalaman na may bala ko sa kanya, hindi ko po alam. Nawawalang ebidensya laban sa kanya. Yung ledger po kung saan nakasulat ang lahat ng transaksyon niya. Pero may ibang tao po na makapagpapatunay ng kasamaan niya. Sino? Yung mga tao po na ninakawan niya dati. Bago po siya naging gobernador. Nasaan sila? Hindi ko rin po alam, Mang Limuel, pero hindi po ako titigil hanggang di ko sila nahanap. Kaya kailangan ko pong makalaya. May ba itutulong ba ako para mahanap sila? Hindi na ako papayag na may masaktan pa sa inyo, mga anak ko. Hindi na. Sino ba talaga yan, Diego? Siya si Mang Felipe. Isa siya sa mga pwede magpatunay na magnanakaw po ang tatay ko. Ano yan? Hanggang ngayon pa, umaasa ka pa rin na may mahahanap ka ng kahit na sinong taga-sityo katapatan. Anak, wala na sila. Hanggat alam kong buhay sila, hindi ako titigil. 5 taon kang tulog. Malay mo na. Alam mo na. Yung iba sa kanila, namatay na sa sakit, sa aksidente, o pwede rin ayaw na nila magpahanap. Baka gusto nilang yung buhay na tahimik, yung malayong malayo sa atin. Kaya tigilan mo ang kalukuhang ito. Hanggat hindi kayo nagbabayad sa kasalanan niyo, hindi ako titigil. Pinalaan ang kita dati. Hindi ka nakinig. Ikaw ang may kagawan. Kaya ka nakakulong ngayon. Kung ganun, inaamin niyo na rin na kayo nag-set up sa akin? Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Sayang lang, mas pinili mo ang kapalaran ito.
Chairman! Anong kailangan mo? Alam kong gusto niyo akong kalabanin. Pero huwag niyo naman gamitin ang anak ko. Huwag kayong makipagsabuatan sa kanya. Hindi pakikisabuatan ang tawag doon. Lumulugar lang ako sa panig ng mabubuting tao. Paano kayo nakakasiguro na mabuting tao nga ang anak ko? Dahil hindi siya katulad mo. Huh? Wala kayong alam, Chairman. Wala kayong alam. Marami na akong alam. At nag-iipon lang ako ng ebidensya laban sa'yo. Binabalaan niyo ba ako? Oo. Binabalaan kita. Dahil hindi habang panahon mananaigan yung kasamaan. Nagkamali kayo ng pinanigan, Chairman. Tingnan natin. Di pa rin ako titigil sa paghanap sa'yo, Fina. Pangako yan. Kapag hindi ko nahanap si Fina, hanapin ko yung ibang mga taga-sityo katapata. Sa kanila ko ibibigay yung kinta. Hanggat hindi kayo nagbabayad sa kasalanan niyo, hindi ako titigil. Alam mo, Felipe, kung nakakulong ako, kailangan kong makalaya. Solve ng problema kay Diego. Siguro naman, solve na rin ang problema kay Rolly. Bakit? Ano? Boss. Ano? Anong ginagawa? Boss, hindi ko na ako dahil beses ko na aking gusto eh. Wala, di pa rin talaga matanggal. So, pasensya na, boss, kasi nagpumpok niya ako sa ulo. Wala na akong malay, tapos kinuha niya yung bag. Tapos pati yung baril, boss, kinuha niya. Tapos wala akong tungan. Hindi ko eh. Dali na, boss. Hindi na. Boss, tanga na. Tama na, boss. Tama na. Hindi pa tayo tapos. Ate, Alay. Mauna na kami. Alay, anak. Nagtatampo na naman ba kayo sa akin dahil kay Diego? Ano po ba malaman ng totoo? Anak, ano man ang katotohanan na makikita mo kay Diego, hindi naman makakatulong yun sa kaso niya. Bakit po? Dahil ebidensya ang kailangan ng mga pulis. At may nakita na silang ebidensya. Di po pwedeng ebidensya yung sasabihin ko. Hindi. Eh ate, hindi man magamit ng mga pulis na ebidensya yun, eh importante pa rin yung makikita ni Honesto kay Kuya Diego. Para kanino? Para sa'yo. Sige na, Eli. Lakad na kayo. Mag-uusap pa kami ng ate mo. Bye, Nay. Bye, love. Bye. Wala na akong magagawa sa pag-detain sa'yo dito. Maaring nga walang fingerprints ang baril mo, pero hindi sapat na basihan yung para sa defense. Ano kasama pa niyan? Pinagbanta mo kahapon yung contractor na nagsampa ng kaso sa'yo. Alam ko naman yung attorney, kaya lang, hindi ko talaga napigilin sa sarili ko eh. Kasi kasuhin ko na lang yung pampiyansa mo. Lea? Ate Marie! Ate Marie, si Kuya Diego! Kailangan kanya! Lea, alam mo naman na ngayon yung flight ko, di ba, papuntang States? Ate Marie, nakakulong si Kuya Diego! Ano? Sabi, kumusta daw yung ibang biktima ng tatay ko sa extortion? Walang gustong tumistigo. Pero pwede natin gawa ng argumento para gumaan yung kaso mo. Attorney, ayokong gumaan yung kaso ko. Ang kailangan ko, maabsuelto, makalaya dito. Well, titingnan natin kung ano magagawa ko. Pero wala akong mapapangako sa iyo, Diego. Na-frame up siya sa isang extortion case.
And I feel na sobrang depressed niya. Alam ko ikaw lang makakapagpasaya sa kanya. Leia, alam mo naman na... Na-break na kayo? Oo, alam ko. Pero hindi mo na ba mahal si Kuya? Mahal ko ang Kuya Jago mo. Pero tapos na sa amin lahat. I'm sorry, Leia. Wala lang makagawa sa Kuya Jago mo. Ma'am, pwede na po ba tayo umalis? Diyan na ba mga reporters? Good. Cleto! Ano nangyari sa'yo? Napagtipan lang ako ng mga lasing. Ng mga lasing o ng isang lasing? Cleto, magsabi ka na ng totoo. Si Hugo may gawa niya na, no? Bakit? Hindi ko nagawa yung pinagagawa niya sa akin. Salamat naman. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na nga, ginawa na ng punching bag yung mukha ko. Papasalamat ka pa sa Diyos. Nagpapasalamat ako kasi walang namatay, walang napatay. Eh ako! Putik na niya akong mapatay dahil sa galit niya sa akin eh. Kasi naman eh, di mo na siya dapat hinahayaan gawin yan sa'yo. May magagawa ba ako? Meron. Ano? Iwanan mo na siya. Tumakas ka na. Ay mo. Baka ikaw ang dapat tumakas. Bakit? Alam na niya ang tungkol sa pakikipagsagwatan mo kay Diego. Wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang aking pamilya. Durog na durog ang puso ko sa nangyari sa aking anak. Naniniwala po ba kayo na guilty ang anak nyo sa extortion charges na isinampa sa kanya? Naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. Ang mananaig ang hustisya, kung ano man ang hatol ng batas, irerespeto ko. Mahal ko ang anak ko. Kung mapapatunayan na siya'y talaga nagkasala, wala akong magagawa. So, may mga haka-haka po. Magkasabwat daw kayo ng anak mo sa paninikil ng pera sa mga negosyante at politiko. Ano masasabi mo rito? Pawang mga kasinungalingan. Paninira yun ng mga taong gusto magpabagsak sa akin. Siguro naman tayo hindi na kayong makikialam sa kaso ni Jago. Hahayaan ko bang makulong isang taong walang kasalanan, Lourdes? O sige, Tay. Pagpalagay na natin na walang kasalanan si Jago. Si Hugo, hindi ba kayo natatakot sa maaari niyang gawin pag nalaman niyang kumakampi kayo kay Jago? Hindi ako natatakot kay Hugo. Kayo tayo, hindi kayo natatakot. Ako! Ako natatakot ako. Natatakot ako para sa anak ko, para sa pamilya natin. Ilang beses na tayo napahamak na dahil sa mga liar na yan. Siguro naman tayo, panahon na. Para putulin natin ang anong mga ugnayan natin sa kanila. Pero Gob, mayroon pa po kong pending case tungkol isang housing project. Hindi po ba in-expose sa ito ng isang barangay captain ang tungkol dito? Salamat at salamat. Pero I'm sorry. Muli ako maninindigan. Wala sa sinumang liar ang sinungaling. Matindi na ang galit sa ni Hugo. Kaya niya pala pinakulong si Diego. Gumaganti lang naman siya sa'yo eh. Dahil alam niya na may bala kayo ni Diego yung pakulong siya. Elena. Baka ikaw na yung sunod niya. Ang gagawin niya? Hindi natin alam. Hindi natin alam ba anong takbo ng utak niya. Hindi na siya makuha sa paliwanag, sa pakikiusap, sa pagmamakaawa. Kaya kung ako sa'yo, Lena, iligtas mo na ang sarili mo. At yung mga anak mo. Hindi ako aalis sa bagong bayan eh. Hindi ko kasama si Jeko. Honesto? Okay ka lang? Kanina ka pa walang kibo. Gusto ko kasi tulungan ng Kuya Jago ko. Bakit?
Kakulong siya. May ginawa daw kasalanan. Anong kasalanan? Hindi ko alam. Pero alam ko, mabait yun. Hindi yung gagawa ng kasalanan. Paano mo siya matutulungan? Diba kaya ko makita ang totoo? Kaya lang, ayoko payagan ng nanay ko. Waki! Oh, Honesto. Gusto mo ako na maghatid sa'yo? Hindi na po. Susundin po ako na Kuya Eli ko. Sige, pero huwag kang mag-aantay dito sa labas, ha? Pumasok ka sa loob. Bye, Honesto. Bye, Waki. Sige, Honesto. Oh, saan ka pupunta? Bakit hindi siya pwedeng piyansahan? Sino bang humaharang yan? Ano wala kang magawa? Ina, mayor ka, pero gobernur ang kalaban mo. May kapangyarihan din ako. Oo nga, may kapangyarihan ka. Pero si Gob, hawak niya halos lahat ng mga tao sa bayan ito. Lena, alam mo yan. Sa ngayon, wala kang magagawa para kay Diego. Pero, Lena, may magagawa ka pa para kina Abby at kina Lea. Kaya kumilos ka na. Habang pwede pa. Ay, Eloy, sige na. Iyawan mo na akong hawakan si Kuya Diego. Eh, yun din naman ang gusto ko, kaso ayaw yun ng nanay mo. Baka mapagalitan lang tayo. Naniniwala kasi ulit si ating katulad si Kuya Diego ng tatay niya. Katulad? Paano? Nangungurakot, nangingikil. Ano yun? Kumukuha ng perang hindi naman dapat sa kanila. Parang magnanakaw din ba yun? Oo, pagnanakaw din yun. Hindi ka na lang, Kuya Diego ko! Tangawa mo na, Kuya Eloy. Payagan muna ako pumunta. Susuwayin mo ang nanay mo? Hindi na yung magagalit sa atin. Pag napatunayan kong wala nga ang kasalanan ng Kuya Diego ko. Alam pa lang kung tatay mo yung plano matagal sa paggamit ng ledger laban sa kanya. Kung ganun, siya ngayon may kagagawan kung bakit ako nakulang. Ilalayo ko muna mga kapatid mo, ha? Pero babalikan kita. May kailangan po kayo ni Abby at ni Lea. Huwag niyo mo sana silang iiwan. Hindi. Kaya ko na sarili ko. Hindi, 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 hindi. Babalik ako. Sabay natin lalabanan ang tatay mo. Patawarin niyo po ako na eh. Bakit naman? Dahil nagtanim po ako ng matinding galit sa inyo. Naiintindihan ko. Malaki naging kasalanan ko sa'yo. Nakakala ko po kasi wala pa kayong pakialam sa akin. Dahil sa 5 taon po na nakuma ko, parang wala lang po sa inyo. Limang taon? 5 taon? Ay, hindi niyo po alam. Dahil 5 taon po ako pinabantay ni tatay kay Marie. Para siguraduhin na pagkagising ko, hindi ko sasabihin ang ginawa niya sa inyo katapatan. At para hindi niyo malaman yung dahilan kung bakit ako nakuma. Anong dahilan? Karami po kami ng away ni tatay. Dahil pinipigilan ko siya nakawin ang ginto sa inyo katapatan. Kinulong niya ako. Pinagubok kay Cleto. Para mapapayag po sa gusto niya. Nakatakas ako na eh, pero nahuli rin po ako ni tatay. Lumaban ako sa kanya kaya nabugok po yung ulo ko. Yung pandahil lang kaya po ako na-coma. Napakasama niya! Buong akala ko na yun, alam niyo na. Alam, 5 taon, anak, 5 taon, wala akong kinukuha, dinanapit ka. Yung wala! Naalam ni tatay kung nasan pala ako.
lawyer na kahit pa sarili niyang anak ang natasuan ay hindi siya makikialam sa kaso nito at hahayaan niyang manaig ang hustisya. Naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan ng mananaig ang hustisya. Kung ano man ang hatol ng batas. Pasensya, pasensya. Hindi ko kaya sikmuraan yung nakikita ko. Halina kayo, umirenda na kayo. Bye. Si Governor talaga. Pati ang kaso ng anak niya, pilit yung pinapaganda ng imahe niya. Sigurado naman na kung nangingigil nga si Diego sa mga politiko at negosyante, eh malamang kasabot dito si Governor. Mukhang makakalusot na naman si Gov sa kasong ito. Kasi nga, naghugas na ng kamay. Kayo ba, Chairman? Naghugas na ng kamay.